kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siya sa mga pinagmamalaking news reporter ng GMA News and Public Affairs na nakilala sa kanyang katapangan at katapatan sa napiling profesyon. Ilang beses niyang pinatunayan na nakahanda siyang sumuong sa panganib, maihatid lamang sa atin ang pinakasariwa at pinakamahalagang balita. Minsan na ring nalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay nang gawin siyang bihag ng kinatatakutang rebel group na Abusayang. Ngunit, kalikod pala ng kanyang matapang na personalidad ay ang kwento ng isang babaeng nakaahon sa kahirapan dahil sa kanyang angking tiyaga at tiwala sa sarili. Isang babaeng pilit na binabalansi ang kanyang profesyon sa kanyang pagiging ina. At higit sa lahat, isang babaeng nangarap at nagtagumpay. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Susan Enriquez. Tunghayan po natin. Dali na kayo, may tinuguan ako. Tamang-tama sa kani, tamang-tama sa pandisal. At hindi pa sasakit ang tiyan ninyo. Hoy, Susan! Ano akala mo sa mga paninda namin, panes? Oo nga, no? Anong pinagsasabi mo dyan? Hoy, din kayo! Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Ah, ganon? Ano akala mo, ha? Tingnan mo nga yung mga paninda mo, mukha naman talagang panes. Oo nga, ay, palubhan! Sa totoo yung sinasabi ko, kaya nakakalata kayo dyan. Ay, nakumiss! Nakumiss! Ako, alikadali, bumili. Ah, wag mo nga kumawakan, amoy palengke ka. Abay, nasan ka ba? At saka kung ayaw mo yung amoy ko, di huwag ka makadaan-daan dito. Huwag mo na ang patulan yan. Palengkera yan eh. Palengkera. Uy, Moses, dito na lang kayo. Ang yabang nyo, pati naka-uniforme kayo. Bili na kayo. Ako, huwag nga kayong makabili-bili sa akin kahit kailan. Hapon pa yun, tsura. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi biro ang pinagdaanan ni Susan bago siya naging reporter. Dati siyang tindera ng kakanin sa palengke, ngunit laki man sa kahirapan, hindi tumigil sa pangangarap si Susan. Kaya anak na dapat siguro magpabango ka para nasa ganun eh. Hindi ka nasasabihin ng ganyan. Nay, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Ano? Eh, payagan niyo lang kasi ako mag-aral. Nako, I'm sure ako, baka mas matalino at mas mautak pa ako sa mga mata pobreng yun. Eh anak, hindi naman yung utak mo ang question eh. Aanin mo naman ang utak kung wala ka naman pera. Pwede ba, Susan? Kung mangarap ka, yung simple lang, ha? Nang hindi ka nasasaktan. Diyos ko, bata to. Nay, paano naman tayo aangat kung hindi tayo mangangarap? Sus! Ako, talagang mas okay na sa akin ang mangarap kung ang pamilya ko ay meron kakainin bukas at sa susunod pang bukas at sa susunod pa. Ano yan, Nay, kung matanggap ako sa in-applyan kong scholarship? Ah, yun ako. Yan ang problema. O, sige nga, o. Tingnan ko nga kung makakatulong yung pangarap mo sa mga gastusin sa kolehiyo. Tumigil ka na, ha? Tumigil ka na, Susan! Tawagin mo na yung mga kapatid mo. Gutom na yung kanina pa. O, kain na! Dali na kayo! Hugas! Oh, hugas na. Saka ba kayo galing at parang gutom na gutom kayo? Opo na. Oops, akin ang ulo. Akin naman, Tot. Inag pa na naman. Pati lapya naman kayo. Naku, ito talaga. Oh, mabuti nga eh. Kinakain kayo. Maghati na lang kayo dyan. Hindi naman ako nagugutom. Ayun nyo, nakatapos ako, hindi na tayo maghihirap ng ganito. Ayun na ako siya atay, nangarap na naman. Eh, ano ngayon? Kumain ka na lang dyan. Libre mangarap, no? The elementary rules of usage form the possessive singular. Ano nga naman talaga yung mga siraulo dyan, no? Oo nga, pa-English-English pa. Sino kaya balak niya English hindi ito?
Ay nako, palibhasa, mga inggit. Dahil kahit gustuin nyo, hindi kayo marunong magsalita ng Ingles. Sino? Kami? Maiinggit sa'yo? Hoy, babaeng ilusyonada. Para sabihin ko sa'yo, pare-pareho lang tayo mga palingkere dito. Kaya huwag mo kaming tataasan ng ihe, no? Huwag nyo nga ako tinutulad sa inyo. Dahil kahit itaga mo pa sa bato, makakaalis ako sa lugar na to. Ah, ganon! So, hindi mo na kailangan tong mga to! Ay, walang iya ka pala eh! Nano ba kita? Oh, akala ko ba ayos ka na? Bye-bye! Aba! Akala nyo hindi ko kayo papatulan? Pwes, huwag nyo kong sisihin sa maaaring mangyari sa inyo dahil kayo nagsimula nito! Ah, ganon! Ah! Talaga lang iba ka sa kanila, anak. Kaya takaw-away ka. Ay, ayoko na ng ganito. Ayoko na ng buhay ng ganito, isang kahit, isang tuka. Ayoko yung minamata ako dahil mahirap ako. Pasensya ka na, anak. Ito lang ang klase ng buhay na kaya ko ibigay sa inyo ng kapatid mo. Ay, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Kaya nga ako makikipagsapala rin sa Maynila, eh. Gusto ko lang naman guminhawa ang buhay natin. Simple lang ang gusto ko. Yung umayos tayo, yung hindi ko na nakikitang nag-aagawan sa iisang pirasong isda ang mga kapatid ko. Natatakot ako para sa'yo, anak eh. Dito lang magkasama na tayo. Mahirap pa. Paano ka lang doon? Nag-iisa ka. Paano kung magkasakit ka? Ay kung wala ka ng pera? Ay, ayaw kong alalahanin. Sanay ako sa hirap. At saka ginusto ko to. Makikita nyo. Makakapagtapos ako ng kolehiyo, makakahanap ako ng magandang trabaho, yung sa bangko, kaya sa opisina. Kasi may sinasabi. Naka-uniforme pa. Ngay. Tama na yan. Gusto ko maging maligaya kayo para sa akin. Pangako ko sa'yo, hindi kayo magsisisi na pinayagan niyo ako. Pangako yan. Magtatagumpay ang panganay niyo. Ano, saan ba dito yung accounting? Ikaw mag-accounting? Well, good luck, no? Ang haba ng pila ko ako sa'yo, magbangon ka ng pagkain. Excuse me, Manay. Journalism to, hindi vocational course. Susan Sevillo po, at journalism ang kukunin kong course. Abang taray!
Hoy, ano ba, Susan? Lumafang ka naman, no? Hindi pwede yung puro aral ka lang ng aral dyan. Baka magka-ulcer ka. Okay lang ako. Hindi lang talaga ako palakain. Pwede ba yun? Hindi ka nagugutom? Eh, sa araw, library assistant ka. Tapos, aral ka pa ng aral. Alam mo, Manay, kung ako yan, naku, lapang ako ng lapang maya't maya. Ay, naku, sayang yung oras sa pagkain ko. Aaral ko na lang. Teka, hindi ka ba talaga gutom? O umiiral na naman yung fried chicken mo at ayaw mo lang aminin na wala ka na namang datong dahil ililibre na naman kita? No? Sweldo naman na ako bukas eh. Okay lang ako. Ay, naku, wag na nga. Lilibre na kita. Sige na. Uy, wag na. Ikaw naman. Isa pa nga sandwich. Tsaka juice. O yan. Kunin mo yan. Kung di mo kunin yan, naku, titili ako. Libre na yan. Straw. Thank you, ah. Welcome. Ay, naku, Susan. Alam mo, sobra na nga akong believe sa'yo eh. Talagang siniseryoso mo yung journalism mo, ah. Alam mo ba, noong una, akala ko isa ka lang yung parang aanga-angang probinsyana. Yung pala, no? Eh, yung pala, isa kang porsigidong probinsyana. Alam mo, kinuha ko tong kurso na to dahil yung daddy ko, meron siyang kilalang isang big shot sa isang TV station. Kaya pagka-graduate ko, ha, pasok na yung beauty ko. Swerte mo kung ganun? Ako, kailangan ko kumayod ng kumayod eh. Ikaw ba, ano pa ang gusto mo maging kapag nag-graduate na tayo? Ako? Wiz, Manay, wala akong pangarap sa buhay. Gusto ko lang maging beauty, fashionable, tsaka yung mukha akong bata. Wala, yun na yung pangarap ko. Yun lang. Yun lang? Ba't ikaw, ano bang pangarap mo? Ako? Gusto ko maging parang yung mga newscaster sa TV. Yung katulad nila, okay. Tina Monzon Palma, nila Helen Vela, yung ganun. Ano, panaginip lang naman eh. Sige, oo nga. Sabi nga ng friends mo, di ba? It's free to dream, you know? Ito ang D... Ito ang DW... A... Diyos ko, ano ba yan? Station ID lang, hindi mo pa masabi. Next! Pwede ba yung sunod na aplikante na? Sandali lang po, sandali. Medyo ninenervous lang ako eh. Isa po, pwede pa. O siya, sige. Pero last na yan ha. At pwede ba, pag hindi mo pa makuha, tumabi-tabi ka na, at marami pang nakapila dyan na di hamak na mas magaling at mas presentable pa sa'yo. Ready na po. O, ready na raw. Okay, recording. Ito ang DWAB 62 sa pihita ng inyong mga radyo. At ito si Susan Sevillo para sa balita ngayon. Cut. May ibubugak pala eh. Next. Ano nangyari sa'yo? Eh, alam mo nangyari sa'kin? Ano? Natanggap ako sa radyo. Ah! Ako rin yung announcer ka na! Hindi pa naman, pero assistant ako. Eh, doon din ang mapapunta yun, di ba? Talaga? Bongga ka talaga, no? Alam mo, sa susunod baka nasa TV ka na. Naku, batihin mo ako, ha? Super. Pero alam mo, gagalingan ko para talaga magtuloy-tuloy na to. Naku, I'm so happy for you. Ay, tanggalig ako nito. Sige. Tayo sa balitang ito. Magpapakinig na ako sa inyo ng mga magandang tugtog. So, ito na mga kaibigan. Pakinggan ninyo ang tugtog na ibigay ko sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa oras na ito. Oras ng pakikinig ko sa inyong mga problema o pagbibigay ko ng payo sa inyo. Ang una kong nabasa na sulat, ang sulat ni Myra. Myra, ang masasabi ko sa'yo ay haba-habaan mo ang pasensya mo. Natural lang yun, ang boyfriend, mag-aaway, at kung may mangyari man magkahiwalay, hayaan mo na. Tiisin mo, kasi ang Diyos lang nakakaalam ng lahat, ang Diyos ang magbibigay sa atin, sa ating buhay, na magkaroon tayo ng liwanag, magkaroon ng problema, wala yan. Kaya habaan mong pasensya mo yan. O tungkol naman sa problema mo, sa iyong mga kapatid,
Hello? Hello? Yes, my friend. Isang magandang-magandang umaga po sa inyo, mga kaibigan. Ito na naman ang inyong lingkod na si Susan Cebillo na nagsasabing... Sorry, sorry. Hindi ko alam na may tao pala. Pasensya na po. Ang pagtatrabaho ni Susan sa radyo ang naging daan upang makilala niya ang lalaking magiging asawa niya, si Roy. This is Manolo, Nolo, 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 Fabis! Dear Ate Helen, sumulat po ako sa inyo dahil... Oh, bakit di mo seryosohin? Ha? O sige, kunwari, balita. Ikaw mismo nagre-report. O yan. O ito. Sige na. Eh. O bakit? Hindi mo kaya? Kaya. Ako pa. Sa international news naman, patuloy pa din ang gera ng Iraq at Iran na nagiging sanhi ng mabilis na pag-akyat ng presyo ng krudo. Marami nagsasabing bago matapos ang taon ay aabot na ito sa 5 piso kada litro. Ito po si Susan Cebillo para sa oras-oras na balita ngayon. Ang galing! Sabi ko na yung unang kita ko pa lang sa'yo eh. Iba ka. Di ba pala tayo magkakilala? Ako nga pala si Roy. Kamusta? Ako naman si Susan. Magaling ka. Alam mo, seryosohin mo lang. Salamat. Nahihiya lang ako. Naku, Roy, sabi ba naman ni Kuya Cesar, may promise daw ako. Biruin mo, sinabi niya sa akin. Saan? Ito naman. Hanggang sa date ba natin eh. Trabaho pa rin iniisip mo. Iba, pagpasensahan mo na ako. Sige na. Alam mo naman, simula nang malaman kung kayang-kaya ko pala eh, talaga naging pursigido na ako sa pagiging newscaster at gusto ko hindi lang sa radyo, pati sa TV pa. Okay, naroon na nga ako eh. Pero paano kung may pamilya na tayo? Trabaho pa rin ba unahin mo? Bakit? Magalit ka ba kung pagsasabayin ko yung trabaho tsaka pamilya? Baka naman mamaya patigilin mo pa ako sa pagiging reporter niyan. Seryoso ka ba? Alam mo, wala akong maisip na makakapigil sa ambisyon mo. Kahit na siguro lindol, sunog o bagyo. Bakit? Sino ba ako sa'yo? Oh, ito naman, eh alam mo naman may pinag-aaral ako mga kapatid ko. Kaya ganito na ako kapursigito. Yun lang ba ang dahilan? Hindi. Aminin ko. Dahil gusto ko talagang magtagumpay. Bakit masama ba yun? Hindi. Bahagi na ng pagkatao mo ang ambisyon mo sa buhay. Kasama yan sa Susan na nakilala ko at natutunan kumalin. Pero kung sakaling mag-asawa na tayo, sana bigyan mo rin halaga ang magiging pamilya natin. Teka muna sandali. Paano ba umabot sa gantong usapan natin? Ako, sige ka, isipin ko nagpo-propose ka na sa akin. Sige ko. Habang mahirap dito sa asawang matinik eh. Naunahan mo ako sa regalo ko sa'yo. Kasalan ang relasyon ni na Susan at Roy. Kasabay nito, lalo namang naging masigasig si Susan sa kanyang profesyon. At mula sa pagiging reporter sa radyo, pinasok niya
ang pagiging reporter sa telebisyon. Nasa Marikina po ako ngayon, reporting live! At ang mga nakita niyong yero na nagliliparan ay bubong ng bahay ng mga residente dito. Sa mga oras na ngayon, ay papunta na ang mga rescue team. Ngunit mukhang matatagalan pa sila dahil sa hirap ng daan at taas ng tubig. Maya-maya lang ay makakarating na sila dito para matulungan ang mga residente. Laon, nakagawa rin si Susan ng pangalan para sa kanyang sarili. Nakilala siya sa pag-uulat ng mga bagyo at iba pang sakuna. Ngunit dahil sa pagkaabala niya sa trabaho, unti-unti namang napalayo si Susan sa kanyang anak at asawa. Okay, tama na yan. Patayin mo na yung TV. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Yaya Angeline, ayoko pang matulog. Pinramis ni Mami, uuwi daw siya ng maaga eh. Kukolorin book pa kasi kami. Ah, okay anak. Si Mami yung kausap ko sa telepono ngayon lang. Oh, kita niyo na? Pinramis niya eh. Okay. Sorry. Pinapasabi ng mami mo na malilate daw siya ng uwi ngayong gabi. Ha eh. Pinramis niya eh. Okay, anak. Hindi sinasadya ng mami. Trabaho kasi. Kakais naman ang trabaho ni mami. Palagi na lang siya inaagaw sa akin. Nagbe-break tuloy siya ng promise. Okay, huwag mo sabihin yan. Malaga ang trabaho ng mami mo. Marami siyang natutulungang tao. Basta, hihintayin ko si mami. Hihintayin ko siyang umuwi. Alam ko na. Bakit hindi na lang muna si daddy mo sumama sa'yo mag-coloring book? Kung anong di natin matapos, yun ang itutuloy niyo ni mami bukas. Okay ba sa'yo yun? Sige na nga. Okay. Ayun na si mami, oh. Tama pa sa dalawang pung bagyo ang tumatama sa Manila. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasang magkaroon ng mga biktima. Akala ko ba papatayin mo na yung TV para makapag-colorin kayo ng daddy mo? Mag-good night lang ako kay mami. Night, mami. Pag hindi mo nakinip yung promise mo, di na tayo bote. Okay, let's go, Kay. Tara. Coloring book na tayo. Next, Mami! Ito po si Susan Enriquez para sa emergency. Bilisan nyo na dyan para makabalik na tayo. Ha? Konting bilis lang. Ay, Miss Elaine! Salamat sa pag-cover mo kanina sa interview kahit last minute. Kala ko wala na akong mapapadala. Ay, naku, walang problema. Hindi ba nagalit ang asawa mo? Alam ko mahirap ang oras ng trabaho ito para sa pamilyadong tao. Hindi, walang problema din. Eh, yung anak mo, baby pa yun, di ba? Si Kay, naku, 7 na si Kay. Medyo malaki na siya, tsaka may yaya siya. At yung yaya niya, ang swerte-swerte ko kasi magaling na mahal pa yung anak ko. Aba, mabuti pala kung ganon. Pinag-iisipan ko kasi na ikaw yung padala sa Basilan. Hindi pa yun yung presko ni Abu Sabaya? Mm-hmm. Oh, magandang assignment yun. Pero malaki ang posibilidad na maging mapanganib ang assignment na ito. Hindi kasi natin alam kung ano yung talagang iniisip nila. That's why I'm planning to assign it to someone who is single. Naku, wait. Miss Elaine, sa palagay ko, pag ako ang pinadala nyo doon, maganda ang magiging coverage ng assignment na yan. Gusto ko ang attitude mo, Susan. Malayong mararating mo sa industriyang to. All right then, the assignment is yours. Akin na talaga? Mm-hmm. Ako na papadala nyo? Mm-hmm. Naku, salamat, Miss Elaine! Ito, anak. Hindi mo na naman natupad ang pangako mo sa bata. Roy, alam mo naman ang oras sa trabaho ko, di ba? Pabago-bago yan. E di huwag kang mangako. Lagi mo na lang inuuna trabaho mo eh. Sa akin okay lang dahil sanay na ako. Pero ang anak mo.
Huwag mo na akong pag-guiltyhin. Hindi ka naman nagigilty. Anong hindi? Sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan tuwing hindi ko natutupad yung mga pangako ko kay Kay? Kung ganun, eh, di gawan mo ng paraan. Anong gusto mo gawin ko? Mag-resign ako? Maghanap ako ng ibang trabaho? Ganon? Ang gusto ko ay ang madalas ka makasama ng pamilyang ito. Hindi yung lumalaki ang anak mo na napapanood ka lang sa TV. Dahil kung ganun na rin lang, mas mabuti pang mawala na lang kami. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam kong gusto mo magtagumpay, Susan. Pero sapat bang kapalit ang pamilya mo? Aray! Hinihila mo naman yung buhok ko eh. Ang likot mo kasi eh. Huwag kang malikot. Ang tagal mo kasi. Si Yaya Annalyn na lang sabi. Si Yaya, ikaw na gumawa nito. Di ba, Ali Mami, magko-coloring book pa naman tayo, di ba? Di ba sabi mo, uuwi ka na maaga ngayon? Anak, kasi may tinanggap na assignment ng mami. Importanteng-importante ito. Kaya lang malayo siya sa Basilan. Kakailanganing mag-overnight si mami. Pero pagkatapos ng overnight ko, pagbalik ko, promise ko sa'yo, magli-leave ako. Magli-leave ako talaga. Bakit ganun? Palagi mo na lang binibreak yung promise mo. Bakit yung ibang mami hindi naman ganyan? Sana hindi na lang ikaw naging mami ko. Kay! Babagsak ang malakas na ulan, ah. Ito kaya tayo pwede makikisubok. Mira, talagang nagkatuloy-tuloy na yung malas, ah, sa pag-alis kong to. Ibig mo sabihin, Susan, umalis ka para sa assignment na to na may samaan kayo ng loob ng anak mo. Nasa pagdating ng sundo ko, ayaw pa rin ako kausapin ni Kay. Alam nyo, sa trabaho nating ito, saan-saan tayo nakakarating. Hindi natin alam kung anong maaaring mangyari. Eh, maaaring ngayon, nandito ka, pero bukas. Kanoli, huwag ka namang manakot na kanya. Natatakot na nga ako rito. Hindi, ang gusto ko lang sabihin. Ako, nakaugalian ko na pag pupunta sa ganitong klaseng assignment, sinisigurado ko na nagpapaalamanan kami ng pamilya ko ng maayos. Oo nga naman, Susan. Ang trabaho madaling palitan, pero ang pamilya, hindi. Tuloy na ho tayo. Malapit na ho tayo rito.
Simple lang naman ang hinihiling namin. 200 sako ng bigas kapalit ng buhay ng mga hostage. Makakalaya lang mga hostage kapag binigay niyo yung gusto namin. Abo Sabaya, ako na ang tumatayo sa harap ninyo. Pinapangako ko kung ano man ang kahilingan ninyo ibibigay ninyo. Tayong buong pamilya. Totoo yan. Huwag ka na magalit sa mami. Love mo na si mami ulit. Ayoko. Ibibreak mo na naman yung promise mo eh. Hindi mo naman ako love eh. Kaya hindi na rin kita love. Kay? Hello? Hello, Kay? Hello? 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 Hindi! Makinig ka sa akin. Ang hindi nyo na ibibigay ang gusto namin, ni isa sa inyo walang makakauwi. Oo, no, tama ba ang dinig ko? Pati kami yung hostage nyo na rin? Oo, oh, tama ang dinig mo, Miss Enriquez. Walang makakauwi. Dali! Dali nyo na yan, Lord! Hey, hey! Abo, abo sa bayan! Nag-aalala talaga ako. Hindi naman gawain ni Susan na hindi ipaalam sa atin kung anong kalagayan niya eh. At hanggang ngayon, hindi pa siya tumatawag. Mag-iisipok niya ng nanay. Baka busy lang talaga siya. Mamaya-maya, tatawag din yun. Sana. Ilang oras ang hinihintay ng mga puro bago sila makakuha ng mga kagamitan para sa... Bakit hindi si Susan na nagre-report ng news break? Roy! Kung wala siya sa sitwasyon, nasan siya? Pag na nasa makapaghatid ng balita, nakarating si Susan sa liblib na kabundukan ng Basilan upang makapag-ulat tungkol sa rebel group na kung tawagin ay abusayang. Ngunit hindi niya inakalang gagawin silang bihag ng grupo upang magamit sa pangangalap nito ng pondo. Anong awa niyo na? Nabibusap ako. Pakawalan niyo na kami. Nasabi ko na ako anong gusto kong mangyari. Dasal na lang kayo na maawa sa inyo yung gobyerno. Marami sa amin na may mga pamilya. Ako may anak ako, babae, batang-bata ko para maulila. Hindi mabuti. Dahil habang nandito kayo lahat, gagawin ni Era pa lahat ng gusto ko. Matawag si Susan. Wala ka pa rin bang balita sa kanya? Inay, wala pa nga po eh. Sinubukan ko tawagan sa cellphone niya, pero baka walang signal sa kung saan man siya nagpunta. Miss Calamity.
alam ko. Kay, anak, bakit ka umiyak? Kasi naging bado ako kay mami kahapon. Tapos ako ngayon, di ba siya umuwi? Bakit ganun? Pilit ba siya sa akin? Sadi, asan si mami? Mahal ka ni mami, Kay. Babalik si mami. Babalik si mami. Ang inyo ko na po sa kanya. Hindi ko po siyang makita. Gusto ko siyang makita. Pag-awa niyo mo. Kaya niya akong ganyan yung buhay, please. Bangungot na walang katapusan ang naging buhay ni Susan at ng iba pang bihag ng abusayang. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang paghahangad ni Susan na muling makapiling ang asawa at anak. Ano yon? Para saan yung mga putok na yon? Hoy, dandahan ka ng pagsasalita sa amin, ha? Sagutin niyo muna ako, para saan yon? Pasensya ka na, abo sa baya. Inaalala lang ni Susan yung anak niya sa Maynila. Masyado siyang matapang, ha? Marunong sumagot. Abo, hindi na mauulit. Susan, tumahimik ka na. Kung gusto mo pang kumaba ang buhay mo. Abo sa baya, nilalakad na namin ang mga request niyo. Mabuti naman. At sana sa madaling panahon. Dapat nakikipag-usap na sa amin si Erap, eh. Kung hindi, may pupugutan kaming ulo sa inyo. Nagbibiro yung mga rebeldeng to. Baliwala sa kanila yung pumatay, para lang sa kanilang pinaglalaban. Ano pa tayo lalabas dito? Kuya Noli, baka nang mamaya eh. Pwede mo na akong payagang pakiusapan si Abu Sabaya. Baka naman kahit papano eh, makinig yun. Hinay ka lang, Susan. Napapansin ka na nga ng mga rebelde eh. Baka mamaya kung mapano ka pa. Diyos ko. Mula pa kagabi, hindi na ako tumigit sa kakaiyak. Dasal ako ng dasal. May anak ko kung iniwan sa amin, pianong hinahanap na ako noon. Magdasal ka lang kay Ala at hindi ka niya pababayaan. Ayan ako. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit ano pa ang mga, babalik ako. Babalik
ako sa iyo. Tutulog din yung mga yan. Pwede tayo makaalis dito. Alam ko yung daan. Nasisiraan ka na ba? Kapag nahuli tayo ng mga rebelde, siguradong tutuluyan tayo ng mga yan. Bakit? Naniniwala ka bang palalayain nila tayo dito? Susan, sumama ka na sa amin. Ito lang ang tanging paraan kung gustong pang makita mga anak mo. Iwalay. Hayaan nyo. Sabay-sabay din naman mabubulok tong mga ito eh. Ayun na. Bilang patupad ng gobyerno sa kahilingan namin, magpapauwi na ako ng hostage. Salamat, Diyos ko. Ito. Kasama? Hindi. May iwan ka. Aray, hindi lang ako! Pag-abay ko! Ang sabi ko na hinanag ako ng anak mo! Parang awa nyo na! Hindi pwede batang-bata pa yung anak mo! Sige nyo po! Parang awa nyo na! Pasamahin nyo ako sa kanila! Huwag ka niya! Kailangan pa ako ng anak ko! Please! Parang awa nyo na! Sige na po! Mami! Ana? Okay? Okay, nasa tabi ni si Daddy. Ha? Huwag ka mag-alala. Uuwi na si Mami. Gusto ko si Mami. Gusto ko siyang katabi. Bakit wala siya sa TV? Tayo. Hindi, anak. Uuwi rin si Mami. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit anong mangyari this time, hindi sisirain ni Mami ang promise niya sa'yo. Uuwi ang Mami, anak. Diyos ko. Diyos ko. Tulungan niyo ako baka magpapagin ng buhay sa pamilya ko. Tigyan niyo pa ako ng isang pagpagkakala ko. Ayoko pang mauli na ang baby ko. Dito sa amin. Kaya ko naman ibigay lahat ng gusto mo. Isa lang ang gusto ko. Gusto kong makasama ulit ang pamilya ko. Oh, andyan na! Dalhin nyo na yung mga tao ron! Saan ka pupunta? Sasama ako doon! Saan ka pupunta? Bitawan mo ako! Sasama ako sa kanila! Sasama ako sa kanila!
Roy? Nay? May balita ka na sa anak ko? Wala pa po, Nay. Wala po silang masabi sa akin. Daddy, bakit hindi pa umuwi si Mami? Anak, siguro talagang busy lang sa trabaho si Mami. Baka kaya niya ayaw umuwi kasi hindi niya na ako love. Hindi totoo, anak. Hindi. Mahal na mahal ka ng Mami. Huwag ka mag-alala, anak. Babalik din siya sa atin. Ano? Parang ama mo, napasamahin mo na ako sa kanila, please. Ah, ama sa bahay, arbor ko na lang to. Bigyan niyo na lang sa akin si Susan. Ubame. Sige, umuwi na kayo. Talaga ito makakalimutan. Huwag mo nang isipin yun, Susan. Alam mo, ganito ang gawin mo. Pagdating na pagdating mo sa Maynila, magpunta ka agad sa simbahan, magpasalamat ka. Dahil ito nang ikalawang buhay natin. At ipangako mo sa sarili mo na hinding-hindi ka nababalik sa lugar na ito. Matapos ang tatlong araw ng pagkakabihan, nakalaya rin si Susan mula sa mga abductor niya. Nay! Nay! Roy! Kay! Saan? Saan, anak? Susan ako! I'm so sorry.
Mahal mo, huwag kang mag-alala. Sa susunod, kahit kailan, maasahan mo, hindi na mawawala ang mami, ha, anak? Sorry. Anak, salamat kami, anak, at Lisa. Sandali, salit ka namin. Sandali. Ano? Bakit? Sama kayo sa akin. Ngayon na? Ngayon na. Sa tayo na ito? Mas may pasasalamatan lang ako. Sama kayo sa akin. Sige na. Sana mo anak ang pinto ko. Sige. Diyos ko, nagpapasalamat po ako sa pagligtas niyo sa akin. Sa pagbayag niyong muli kong makasama ang aking pamilya. Lalong-lalo na ang aking anak sa sige. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyong ito. Tawarin niyo po ako at naging makasarili ako. Pero simula ngayon, magbabagong buhay na ako. Lagi ko pumuunahin ang ikabubuti ng iba. At lahat ng gagawin ko ay iaalay ko sa inyo. Maraming salamat po, Diyos ko. Turing tapos na ang papel ni Caro Ben bilang mensahero sa mga kahilingan ng Abusaya. Ang bola ngayon ay nasa panig na ng gobyerno kung paano nila matutugunan ang mga kahilingan pa ng Abusayaf kapalit ang kalayaan ng iba pang natitira nitong bihag. Mula sa Isabela Basilan, ito po si Susan Enriquez, reporting. Mami, natakot ka ba nun? Oo naman, natakot ako. Tao, ang tapang-tapang mo eh. Hindi ako natakot para sa sarili ko. Natakot ako na pag may nangyari sa akin, hindi ko matutupad ang pangako ko sa'yo, babalik ako. Okay? Loves mo ba, Mami? Opa naman. Gusto mo bang tumigil na ako sa pagiging reporter? Opo, Mami. Sabi ng teacher ko, importante daw po yung trabaho mo. Kaya, gusto ko rin yung work mo. Tsaka, proud ako sa'yo. Alam mo kung saan ako pinaka-proud? Sa'yo. Eh, para sa akin, ikaw ang pinakamahalaga at ikaw ang tunay kong tagumpay. Mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ng mami. Mahal na mahal. Magkailanman. Nagsilbing daan rin ang pagkakabihag ni Susan upang lubos niyang maunawaan ang kahalagahan ng kanyang pamilya. Susan, yung karanasan mo sa bundok na bulubundukin ng Basilan, hindi talaga makakalimutan na uri ng karanasan, hindi ba? Nung time na yun na nandudong ka, ano may feeling ng ganun? Parang nagsisisi ka at ginawa mo yun. Ba't ako pumunta dito? Bakit ba nag-cover ako nito? Ganun, parang lahat na ng klase ng pagsisisi nasa sa iyo nung oras na yun. Kasi nga hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Meron ka pa bang isang ano, nais na makover? Mga leader ng mga terorista. Who in particular? Bin Laden. Bin Laden! At anong itatanong kay Bin Laden? Gusto mo tanong sa kanya, bakit ka, parang bakit nyo idinadama yung mga civilian? Yung anak mo ba, papayagan mo maging reporter there na tulad mo? Basta kung ano yung magiging decision niya, kung ano yung gusto niya kuning trabaho o kurso, papayagan ko siya, susuportahan ko siya all the way. Marami kang nai-inspire, lalo ng mga estudyante, no? Ano yung maipapayo mo sa kanila? Alam mo, ako yung klase ng ano na hindi nagre-reklamo doon sa basta binigyan ng trabaho. Lahat ng makakaya ko para mapaganda ko yung storya, maibigay ko yung ina-expect nila, ginagawa ko talaga. So, kung kinakailangan, huwag kang matulog ng dalawang araw, tatlong araw, gagawin ko yun habang ando doon yung trabaho at kailangan ka doon sa trabaho mo. Ano pa bang gusto mong marating ngayon na kilala ka na sa buong bansa? Tulad mo, Tita Mel. Kunyari ka pa. Hindi, may bago ka na nga show, di ba? Oo, ganun ka na kasikat ngayon.
kay Susan tayo, yeah, tama? Oo, tama, Tita Mel. Ano format yan? Kwento mo nga ano sa to eh, Tita Mel? Parang pagbibigay ng importansya at kapangyarihan sa mga masang kababaihan. Susan, maraming salamat, ha? Thank you, Tita Mel. At pinahintulutan mo kaming gamitin ang bahagi ng buhay mo para kapulutan ng aral na. Thank you, Tita Mel. Thank you. At maraming salamat po sa magpakailanman, sa pagbibigay nila ng pagkakataon na magamit yung buhay ko. At sana yung naging istorya ng buhay ko ay maging inspirasyon doon sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay. Malayo na nga ang narating ng babaeng dating tindera ng kakanin sa palengke na ang simpleng pangarap lang ay makapagtapos ang kolehiyo at makapagtrabaho sa isang pabrika. Ngayon, isa na si Susan sa mga TV reporter na kinikilala at iginagalang. Hindi lamang ng mga kasamahan niya sa GMA tulad ko, kundi pati na rin ng iba pa niyang kapanalig sa media. Higit sa lahat, pinatunayan ni Susan na hindi kailanman hadlang ang kahirapan upang matupad ang mga pangarap natin sa buhay. Sa pamamagitan ng tiyaga, pananampalataya sa Diyos at tiwala sa sarili at ang suporta ng pamilya, maaabot rin natin ang pinakamimiting tagumpay. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Narito ang pinig ko.